Sino ba naman ang hindi mapapasabay pag narinig na ang mga kantang nakapagtataka? Panakit Butas. At kay ganda ng ating musika. Siya lang naman ng major pop star noong 70s at 80s na si Haji Alejandro. Kagaya ng isa sa mga OPM legend na si Basil Valdez, siya rin ang nagsimula sa grupong Circus Band. Si Haji din ang tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala. Bukod dito, siya din ang kauna-unahang nagwagi sa Metro Manila Popular Music Festival sa kantang Kay Ganda ng Ating Musika na isinulat ni Mr. Ryan Cayabyab. Nakapag-release na rin siya ng mga album gaya ng 18 Greatest Hits Collection, Pagbabalik, at ang 25th The Silver Anniversary Album of Haji Alejandro. Ngayon ay muli niya tayong pakikiligin sa kanyang mga awitin. Di ba sabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal. Basta doon yun. Miss Marie Francisco! Happy birthday! Happy birthday, Marie! Swerte naman ni Marie. Oo nga, ibang level. Happy birthday ko na din yan. Ah, sige. Happy birthday na. Yun! Yes! Record yan, ha? Pabatiin nyo sa birthday ko, ha? Okay, pero ito, simulan na natin yung mga questions, ha? Bago natin pag-usapan yung magandang ibabalita sa atin ni Sir Haji. Ito ang katanungan ni Victor Bisnan. Sabi niya, idol na idol po kayo ng nanay at tatay ko. Kaya po lagi kong naririnig ang mga kanta nyo. Pasample naman po ng tag-araw at tag-ulan para sa parents ko. Salamat! Yung parents mo, ano, siguro mga kasabayan ko yan. Nung nagsisimula pa lang ako ng mga taong 19, ano, basta. 19 plus 9. So para sa parents ni, ano yan, si Victor. Victor. Tag-araw, tag-ulan. Tag-araw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsabog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan para sa iyo. Wow! Grabe naman! Ang tindi nun! Kikiligin ka kahit wala kang love light! Ang tindi yun, grabe ba? Oo, may una nang nakarelate yung pagsabog ng ano, ng halon. Ay, di ba? Uy, pero ito question ko, paano nyo na-maintain yung boses ninyo? Nga. Well, kailangan ano, ako ang nakikita ko dyan, yung kumpleto ka dapat sa tulog. Yun, tulog. Tapos madisiplina ka rin when it comes to, kailangan moderation sa lahat ng bagay eh. Hindi lang boses ang na-maintain eh. Mas lalo kayo nagmukhang bata. Yan! Sabi ko sa'yo eh, kilabot pa rin salamat. Eh. Di ba? Yung boses, kailangan pag kami concert, medyo meron kang vocal rest na mahaba-haba the night before. Medyo iwas ka sa mga masyadong malalamig na inumin. Ganon. Konting ano, it goes a long way yung konting disiplina. Mm-hmm. Talaga, pagmahal mo yung ginagawa mo. Gusto yung maghalo-halo, yung kumukulo, gano'n. Kuluhan mo muna para hindi masyadong malamig. Para hindi masyadong malamig, di ba? Tapos yung mga words mo, buwasan mo na lang ng letters. Ayun. Hindi, pero ito ah, may parang nabalitaan ko si Miss Lea Salonga, bago daw siya mag-concert, a day before hindi siya nakikipag-usap. Ganun ba dapat yun? Mahalaga yung vocal rest? Hindi naman, ako hindi naman gano'n. Language muna. Para sa language muna tayo. Pero ano, alalay lang yung sa boses, yung nga tinatawag na vocal rest, yun. No? Pero it pays din sa akin na, kasi all throughout the day, sometimes I have a melody that's going through my head. So I find myself humming. So that's a way of vocalizing also for me. So maganda rin yun, hindi yung completely
hindi nagagamit yung lalamunan mo. Kasi mabibigla ka rin noon kung the next day biglang concert. No? Tulog siya. Oo, tulog na tulog. Tulog ang vocal cords. Ganun ang mangyayari. Nako, eto, isa pang katanungan, Kuya Ayan. Eto na mula kay Nelly Aragon Bensilia. Tama ba ka? Bensilia. I will always be a fan of yours, Mr. Haji. Ang tanong ko lang ay alin sa mga kantang pinisikat mo ang pinaka nagustuhan mo at nakaka-relate ka? Yeah. Pinaka nagustuhan. Alam mo, marami akong paborito sa mga awiting ko eh. Mm-hmm. Sa, well, there's one is sa May Minamahal. Yun. Mm-hmm. Kinompose ng kaibigan ko na who recently passed away, yeah. Si Ginong Willie Cruz, mm-hmm. Who as we know is one of the best composers that we yes. have, no? May Minamahal. Mm-hmm. Siya rin nga pala ang sumulat ng lyrics to my first hit songs, which are yung kakakanta ko lang kanina, Tag-araw, Tag-ulan, uh-huh. And the lyrics of Panakip Butas. You know? So, yun. Yun ang mga malapit sa puso ko kasi mga isa sa mga, yun yung tatlo sa mga unang mga recorded mm-hmm. songs ko eh. But of mga course, malapit din sa puso ko yung kay ganda ng ating musika naman. Na kinompose naman ang kaibigan kong si Ryan Cayabyab. Kasi he really had me in mind mm-hmm. when he wrote that song na Pwede. Talagang panlaban ito sa first Metro Pop. No? So, paborito ko rin kasi talagang parang nagbigay ng karangalan sa bayan natin yun. At naging kumbaga naging parang theme song na ng yes. Original Filipino music. Yeah. Ako nabibilib lang ako doon sa lahat ng kinanta ni Sir Haji. Hanggang ngayon napapanahon pa rin siya. Oo. Hindi siya pa naluluma. Eh, diba? Hanggang ngayon, lahat nakaka-relate. Gumbaga yan talaga yung tinatawag natin mga classic. Sipin mo, yung tag-alaw, tag-uran. Pagpaliktarin mo kaya L, tsaka R. Nag-vocalize kasi. Tag-araw, tag-ulan. Tag-uran. Tag-alaw. Tag-araw, tag-ulan. Di ba ngayon yan? Tag-araw, tag-ulan. Gulo-gulo. Parang aking butas, ang dami niya ngayon. Experience mo yan, di ba? Nga, ito pag-usapan yan. Ito, next question naman. Galing kay Jenny Hero, isa kang bayani. Naalala ko dati, sobrang crush kita, Mr. Haji. Thank you, thank you. Masaya ako na magkaroon ako ng chance na matanong ko ito sa'yo. Ano ba ang inspiration mo sa pag-awit? Yung mga, well, number one, yung mga mahal ko sa buhay. Mm-hmm. Siyempre, yung my creator na nagbigay ng talento sa mm-hmm. sa akin, ano, sa mga kagandahan na nakikita ko sa araw-araw, ano sa, mga ba, lugar, sa mga lugar hindi na iba siya nakatingin sa iyo. Ito kasing hindi ko nga masasabing work sa akin itong pag-awit because to me, because you don't work music, you play music, no? So I, for the past 44 years, I've been playing. Mm-hmm. And kung saan ako dinala sa mundo nitong pag-awit ko na God-given talent na ito, yun ang inspirasyon ko, yung kung saan ako dinadala, iba-ibang mm-hmm. klaseng tao, ang nakikita ko, kagandahan ng bawat isang lugar, eh, sa akin, na-inspire ako doon. Ayun. Ang saya naman nun, no? Ang saya kasi nung hindi ka parang nagtatrabaho eh. Parang ka lang. Na-enjoy mo yun. Yung... Totoo yun. Totoo yun. So, ito sana naman. Ganun lang din tayo, di ba? Oo nga, no? Balang araw. Ma-achieve din natin na. Yan. Oo. Umalis. Oh, ito yung sa pagkatanungan. Ito na wala kay Ronnie Gonzalez. Hello po, Mr. Haji. Alam niyo po ba ang paborito kong kanta niyo? Ay kay ganda ng ating hindi musika. Hindi ka nag-iisa. Siguro hindi ka nag-iisa. Gusto ko lang pong malaman kung ano pa pong gusto nyong makamit sa oras na ito. Ngayon oras po, ba? Mga 1:46. Sa oras po na 1:46, iba na po mamaya 1:47. Wala na ako mahihingi talaga sa totoo lang sa mamaya buhay ko. Mamaya po 1:47, meron. Madalas matanong sa akin yan eh, ano pa ba ang gusto mong marating? Kasi parang lahat na-achieve na niya eh. O maano, no? Sa akin, wala eh. Ang dasal ko nga, hindi yung gusto ko pa nito o gusto ko pa noon. Ang dasal ko, puro pasasalamat na lang. Ayun. Salamat, salamat, salamat. Yeah. So, yun. Salamat, salamat. Dapat, isa, siguro isa na lang. Maraming salamat. It's a pleasure and I'm privileged and grateful na gano'n ko. Nag-guest ako dito sa Letters and Music. Nagawin niyo naman po yung sasabihin namin. yun po yung sasabihin namin na una na po kayo. Sa prompter, sabi po yung dapat. hindi. Pero ito, kaya na, talaga nandito natin. Si Sir Haji. Meron siyang ibabalita sa lahat ng ating viewers. Oo nga. Yes, anong balita to? Mm-mm. Oo, okay, may repeat concert kami. Yung ginawa naming
ano last Valentine's na concert due to insistent public demand. Yes. Eh, may throwback, may repeat yan. The repeat of hashtag love throwback 2. The repeat. Yun! Gagawin yan this coming May 27 at the PICC Plenary Hall. Yeah. Ayan. Kasama ko dyan yung mga kaibigan natin, si Ariel Rivera. Mm-hmm. Wow! Ang si sumunod Christian, na kilabot ng mga palahiyala. Christian Bautista, mm-hmm. si Joey G, sama si Jinky Vidal, at saka si Nina. Nako. So iba-ibang klaseng musikang, original Filipino music and more ang maririnig ninyo. Na-imagine ko lang siguro nung nangyari kasi na-miss ko yung concert, nakakainis. Eh, eto na yun, pero chance ito, ng mga nakamiss. Habol, so, habol. Sabi ni Sir Yuri kasi, ay hindi nakanood si DJ Apple. Kaya sige, isa pa. Alam mo ba? Alam mo na ba yung balita? Ano yun? Ano yun? Inapasa doon ng Ched. Required na daw requirement na sa mga kolehiyala to, no? Umatend. Why dito kayo makakagraduate sa pag-tease pa kayo. Pero na-imagine ko, siguro buong concert, hindi na, alam mo yun, hindi na napigilan yung mga audience sa makita. Sabihin ko na po ito sa inyo, Sir Haji. Talagang na po kayo marinig na singalian na lang. Yun. Hindi naman, lahat talaga ng mga awitin na kinanta namin doon, tama yun eh, nakikisingalong. And it brings back a lot of good memories. Correct. So, yun yung mga fans nila, Ariel Rivera. Mm-hmm. Kasi si Ariel matagal ding absent from the concert scene dahil lagi mapapanood mo siya sa mga teleserye, yes. di ba? Mm-hmm. So, na-miss din niya ito eh. Correct. Kaibigan ko yan, sila Christian, sila Joey G. Mm-hmm. So, ito talagang ansaya because ngayon ko lang nakatrabaho sila actually. Uh-huh. No? Second time ito, then like I said, this is a repeat no sa May 27. Kasi laging nakakatrabaho ko yung mga may edad na eh. Sila Rico J. Ha? Sila, no? May edad na ba yun? Medyo nakakasawa na rin. Ala. Ray Valera. So, dapat po kasi yung mga kaedaran po natin yung sinasabi. Oh. So, nirequest ko, sabi ko, meron bang mas bata-bata naman dyan? So, eto na. Eto na mga kasama ko ngayon. Eto, this is it. Pero syempre naman, pagdating sa itsura, o di ba? Hindi naman alala yun, di ba? Batang-bata pa rin. Iyang nga nga ako ngayon eh. Di ba? Maligo ka kasi muna. Anyway, eto, syempre marami pa mga updates patungkol dyan sa concert. At syempre, updates din kay Sir Haji. Kaya Sir Haji, please do share your social media accounts. Yung mga Facebook, Twitter, Instagram. Well, para yung mga gustong sumunod sa ano yung mga ginagawa ko, actually, hindi ako masyadong active. Eh, ay, no? Ang pinopost ko lang dyan talaga, yung mga upcoming shows. Mm-hmm. So, ang makikita nyo ngayon pag nagpunta kayo dun sa Facebook, Would be the poster. This poster of hashtag love throwback to the repeat. Alright. Yeah, sana po magkita-kita tayo doon. Napakasayang sure. concert yan. Nakakataon na natin ito, ate. This is it. Time to shine na tayo. Dapat, bago tayo pumunta ron, gawin natin yung sinabi ni Sir Haji. Ano yun? Vocal rest. Yun. Mapakanta tayo dun eh. Mapapasama tayo sa kantahan. Sabi ko na sa lahat ng manonood, huwag muna kayo mag-ice cream. Kuluan nyo muna bago nyo kainin. I-microwave nyo. Ay, pero bago ang lahat, for sure, maraming gustong pasalamatan si Sir Haji. At batiin, kung meron kayong mga gustong batiin. At napapanood din tayo all over the world and all over the universe. Next doon, nanonood sila. May mga plano kasing dalin din itong concert na ito, probably sa mga sa provinces and even outside the country. No? Pero you will hear yung mga announcements na yan in the coming weeks siguro. And not only that, abangan nyo rin kami dun sa yung nabanggit kong grupo kanina, sina Rico J and ano. Naalala nyo siguro si Rico J, di ba? Yung singer na bastos. Ayun. Magkakasama rin kami in some concerts here and abroad. Nako, kamakailan lamang eh. Nasa Philippine Arena siya. Tama, at jumoy talaga siya sa Maligaya Summer Blast 2017. Iniintay na lang daw po kayo, Sir Haji. Gano'n? Walang nag-walkout doon? Nag-walk-in daw po ang dami eh. Nag-walk-in. Okay. Pero thank you so much, Sir Haji. I'm looking forward pleasure. Sa marami pang mga concerts na kusabihan nyo continued kami. Continued success to Letters and Music. Ay, thank you, thank you. Thank you so much. And hopefully, album soon ulit. Oo nga. Album. Speaking of success, Ate Apple, alam mo ba, may magandang business opportunity. Ha? Oo, na kine-crave. Mayroon ko ba magandang business opportunity na kine-crave nyo? If yes, then ito ang investment na para sa inyo. Ha? With a fast-growing customer base and a solid return on investment,
Thanks to an irresistible product, it's more than a franchise, it's Turks. Yeah, and they will help you in every step of the way. For inquiries, you may call 990-992 and look for Miss Joanna Boricano or visit the website at www.turks.ph. Make it a Turks Day because it's a Thursday. Ah, di ba? Again, thank you so much, Sir Haji, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. And looking forward sa hashtag Love Throwback. Kita tayo, to the PICC, ha? At syempre, bukod sa Love Throwback, dapat laging updated naman mga Letter Z Music natin sa mga happenings dito sa Letter Z Music. Mm-hmm. Just log on to our Facebook page and like nyo na ang aming page sa facebook.com/letterzmusic. And send us an email, letterzmusic25@gmail.com. Siyempre pa, mapapanood din ang mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. At bukod dyan, mapapanood din kami at iba pang mga programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv. At kung kayo ay nabitin sa aming chikahan portion with Mr. Haji, don't you worry, dahil pagpapatuloy po namin yan sa Pinas FM, makakasama ko pa ng Sir Haji. Woo, sorry na lang. Woo! Pero kung gusto nyo makasama, tumuto kayo Pinas FM 95.5 from 2 to 5. Andun po kami ni Sir Haji. O, di ba? Kaya naman, pansamantala po muna namin kayong bibitinin. Muli ako po si Apple Chu and I am 1 with 25. At ako naman si Ian Dano and I'm 1 with 25. Haji Alejandro on Letters in Music. Yeah! Hashtag Love Throwback 2! Ating po!